Hello, good morning mga katika. Welcome to my channel. At andito ako. Yeah, I just get it. Okay. My husband told me to lower down the volume. So, yeah, I know, in a tele. Okay, mga kachika, good morning. At andito ako ngayon, nagbabalik. At sana meron kayong matutunan sa araw na to sa akin. Anyway, today na pag ano ko na meron akong gagawin na dahil sa ano ko sa buko ang dry na siya. Tapos nung mga siguro mga 1 month ago na nakita ko sa YouTube yung ano yung aloe vera ni nilalagay sa ano sa buhok. Kaya today susubukan ko at titingnan ko kung anong magiging resulta ng hair ko. Kaya guys, samahan nyo ako at sana i-try nyo din sa buhok nyo. Okay, ito yung aloe vera na ginamit ko. Nabili ko to sa Watson. Tapos, gel ito siya, aloe vera gel. Tapos, ano siya, moisturizing siya. Tsaka, ito siya, itong virgin coconut oil. Sa Watson ko din to, sa Watson ko din to nabili, ito siya. Tapos, kasi nga, yung buho ko kasi, hindi ko na naalagaan yung si lockdown. At tsaka pag mag-alis ako, talagang balot na balot, inaka ano siya. Kaya nung tingnan ko, sabi ko, dry na lang buhok ko. Kaya, dry. Kaya ngayon, subukan natin kung anong magiging resulta. First, ito muna, aloe vera. Ito siya, tapos, ilagay natin sa hair natin. Ito siya. Ito. Pero guys, kailangan be sure na ang aloe vera nyo is nakalagay sa fridge. Kasi kailangan siya malamig paglagay nyo sa scalp nyo. Huwag naman sa freezer kasi titigas. Kaya ganito siya. Ganyan siya guys, oo. Diba? Gel siya. Tapos ilagay natin sa scalp natin. Ganyan. Ganyan siya. Ganyan. Ganyan. Kailangan talaga siya pantay. Ayan. Ito siya. Ito. Tapos kailangan talaga lahat-lahat ng ano, ng scalp natin, kailangan malagyan. Ayan. Ganyan siya. Ganyan. Ganyan. Tapos yung tinatawanan ako ng asawa ko. Tapos ito siya guys. Ang sarap sa ano, ang sarap sa buhok pag ilagay mo sa scalp mo. Si ang lamig, tapos parang refreshing siya. Maganda siya. Pagkatapos yung lagyan yung scalp nyo, kailangan i-massage nyo siya ng 5 minutes. Kaya kailangan i-massage siya, i-massage. Kailangan buong ano mo, i-massage nyo talaga siya ng maigi talagang ganyan, i-massage nyo ito. Yan, ganyan. Ganyan. Yan. Yan. Then, kung andyan naman yung asawa nyo, di pwede din na kayo tagalagay. Siya yung taga-massage. Pero ako, nag-iisa ako kasi andun siya naglalaro. Hindi mo madisturbo yun. Pagkatapos nyo lagyan ang scalp nyo, isunod nyo naman ang itong hair nyo. Kailangan talaga siyang lagyan. Ganyan siya. Ganyan. Lagyan nyo talaga siya. Na para siyang basang-basa ba? Yan. Ganyan. Ganyan.
alam ko naman, marami sa atin, di ba, parang ano tayo pag buhok natin, kailangan parang feeling natin pag hindi maganda yung buhok natin, parang nakakaano din eh, nakakawala ng confidence, char, confidence talaga. Ganyan siya, ganyan, tapos, yan, ganyan. Kasi ako kasi, nung araw kasi, nung hindi pa ako nag-abroad, alam niyo yung ano, aloe vera na native, yun yung ginagawa ko, yun nilalagay ko sa niyog, tapos ilagay ko sa buhok ko. Eh, nung nag-abroad na ako, wala namang aloe vera dun sa Kuwait, kaya wala, hindi na ako naka... Ang ginagamit ko naman doon, ano, yung olive oil, maganda din sa buhok yun. Yun yung ginagamit ko doon. Twice a week ko rin yung ginagawa. Tapos, yun lang, oil lang, olive oil lang, walang aloe vera, kasi wala namang aloe vera dun. Yan, ganyan, ganito guys, oh, ganyan. Yan. Pagkatapos yung lagyan, feeling nyo, ano na siya, basa na siya, i-massage nyo din. I-massage nyo, kailangan pantay siya. Kailangan, hindi lang yung scalp ang i-massage natin, pati din yung buhok natin. Ito siya, kailangan siya talagang i-massage. Tapos, o nga pala guys, kapag pala, ano, kapag pala, naglalagay tayo ng oil sa hair natin, kailangan pag, kapag naligo tayo, kailangan talaga siyang tanggalin. Kasi noon, hindi ko din naman alam yan, basta pag naligo ako, kasi feeling ko, pag may oil yung buhok ko, sabi nila, kakapal, tapos iitim. Ang resulta nun sa akin, ang daming lumabas na split ends. Kasi syempre, nagtatrabaho ako sa arawan, kaya, di ba, ang init-init dito sa Pinas, syempre, yung buhok mo, pag may oil, yun ang result, nagiging, magkakaroon siya ng split ends. Yun siya. Kaya pala, kailangan talaga, kapag gumamit ka ng oil, kailangan, pag nagligo ka, tanggalin mo talaga yung oil, kailangan mag-shampoo ka, kailangan mag-conditioner ka din. Kasi, yung nilagay natin na oil, nakababad na yun, kailangan 30 minutes. So, pag, after 30 minutes, pag naligo tayo, kailangan siyang tanggalin sa buhok. Hindi pwedeng mayroong oil kasi pag mainitan ka yun, split ends ang labas. Yeah, yan. Ganyan. Ganyan siya. Ganyan. Ganyan. O diba parang, diba basang-basa na yung hair ko. Ganyan. So, massage-massage nyo lang. Massage-massage nyo lang. Ganyan. Tapos, yan. Yan, ganyan lang ginagawa ko guys. Titingnan natin kung anong resulta nito pag makaligo ako. Kasi, tingnan natin kung talagang malambot ba siya sa buhok, maganda ba siya sa buhok. Kasi nga, unang bisis ko lang din itong ginawa. Pagkatapos niyong lagyan ng aloe vera, ganyan, isunod naman natin ang ito siya. Itong virgin coconut oil. Ito siya. Ito guys, kung gusto nyo naman na magamit kayo ng cotton, pwede nyo sa cotton nyo ilagay tapos iganyan nyo sa scalp nyo. Ako kasi wala akong cotton dito. Tamad na akong kumuha. Kaya kamay ko na lang yung gagamitin ko. Yan. Ganyan. Tapos ganyan-ganyan ko na lang siya. Tapos ilagay ko sa scalp ko. Ganyan. Ganyan. Nasa diskarte nyo rin yan. Nasa depende rin sa inyo yan kung anong gusto nyong gawin. Kasi, syempre, iba-iba naman tayo. Tsaka, hindi din natin alam kung talagang maganda to siya sa buhok. Ewan ko lang. Kasi, iba-iba din naman tayo. Kung ang iba naman hindi hiyang, iba din ang hiyang sa buhok. Ako naman, mas hiyang ako sa mga ganito kasi. Pero, titingnan ko kung anong resulta nito pag nakaligo na ako. Ganyan siya. Ganyan. Ganyan. Tapos, i-massage nyo talaga siya. I-massage nyo. Kahit yung oil, pag naglagay kayo sa hair nyo, kailangan i-massage nyo talaga siya ng maigi. Kasi, yun daw yung secret ng ano, pag naglalagay ka ng kahit anong ilalagay mo sa hair mo, kailangan i-massage mo siya ng maigi. Para yung, ano siya, ma-absorb. Yan, ganyan.
Yun yan. 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 Pati ang hair nyo dito, yung oil, kailangan i-massage nyo rin. Iwan ko lang ha, kung maganda ang result nito, tingnan natin. Yan. Yan. Sana guys, no, maganda ang result nito. Sana lang. Yan. Then, tatalian na natin siya. Then, wait tayo ng 30 minutes. Kasi, i-keep muna natin siya. Ibabad natin siya within 30 minutes sa hair natin. Then, after 30 minutes, then, maliligo na tayo. At, titingnan natin kung anong resulta. Sana, perfect ang result. Sana lang. Kasi, hindi natin alam. Kaya, kayo guys, kung sinong gustong mag-try nito, wala namang mawala pag subukan, pag gusto nyong subukan, yan o. Aloe vera, moisturizing gel, tsaka itong virgin coconut oil. Kaya itong dalawang ginamit ko sa hair ko, titingnan natin after 30 minutes kung anong resulta. Okay guys, ngayon hanggang dito na lang muna, babalikan ko kayo after ko mag-shower. Okay, bye muna. Bye-bye at see you later pagkatapos kong maligo. Bye! Did I record? Yes. Hello mga kachika! Andito na naman si Manay Gina, nagbabalik at titingnan natin ngayon kung anong resulta ng ating aloe vera at ito. Aloe vera at virgin coconut oil. Ito siya, aloe vera moisture soothing gel. Ito siya. Ito siya, nabibili ito sa Watson. Sa Watson ko to binili. Iwan ko lang kung meron din sa iba, pero ito siya, binili ko sa Watson. Tsaka ito naman sa Watson din to. O, ito sa Watson din to. Tapos, yun. Ngayon, ipapakita ko sa inyo, mga kachika, kung anong resulta ng aking buhok. Oo nga. Ayan, malambot siya. Ayan, lambot-lambot niya, oh. Yan. Tapos, yan, parang, ang healthy-healthy ng aking buhok ngayon. Yan, yan. Yan, pinatuyo ko na para, ano, para makita talaga natin kung ano ang resulta niya. Ngayon, feel ko naman maganda siya. Maganda siya sa, ano, sa buhok. Siguro gagamitin natin to every, ano lang, twice a week siguro. Hindi naman siguro pwedeng everyday kasi madali din to maubos kapag everyday. Hindi din naman siguro advisable pag everyday, di ba? Siguro tama na din yung twice a week na pag naliligo ka, twice a week mo itong ilalagay, i-apply, tsaka ito. Then, for sure lang na matanggal talaga yung oil, ito siya. Kasi mahirap na ang init-init dito sa Pinas, tapos pag hindi mo naman matanggal yung oil, yun, magkaka-split ins nga. Yun, maganda ang resulta niya. Ayan, oh, ang ano niya, ang smooth niya, ang soft ng buhok ko. Ayan. Siguro, mahalata ba? Ang dami kong white hair. Dami ko kayang white. Di ba parang ang healthy-healthy ng aking hair ngayon na naglagay ako nito. Ito siya. Gusto ko siya. Kaya siguro gagamitin ko na to twice a week. Ayan. Maganda talaga ang hair ko. Maganda sa buhok. Maganda siya sa buhok, guys. Kaya, try nyong subukan din. Pero, ang problema ko ngayon is itong aking pimples. Ayan, oh. Ganun, dami kong pimples. Ayan. Diyos ko, hindi talaga siya ayaw niya talagang umalis sa mukha ko. Bakit kaya? Ang tagal-tagal na nitong, Diyos ko, malapit ako mag-senior citizen, pero yung pimples ko andito pa rin. No, kaya pwede kong igamot nito. Sabi, bahala na. Problema niya na yan dyan. Ayaw niyang umalis. My forever talaga, guys. Kaya, yun. Masaya ako sa naging resulta ng aking, ano, ng aking buhok. Kaya kayo, kung gusto niyong subukan, try nyo din. Subukan nyo.
yun yung gaya ng ginawa ko. Kaya maganda, maganda siya sa buhok. O, malambot siya. Tsaka, ala, ang gusto ko siya sa aking hair. Ang lambot kaya ng aking hair ngayon. O, ang hair. Tapos parang ang healthy siya. Ang healthy niya tingnan. Ang ganda. Char, ako lang din nagsabi maganda yung hair ko. Ewan ko lang. Pero hindi yung, ibig kong sabihin yung ano, yung nilagay ko ito. Baka mamaya sa mga nanonood, sabihin naman nilang, naku, akong nagbubuhat na ako ng sarili kong bangko, no? Hindi. Yung ito, yung ginawa ko, ito siya. Ito, at saka ito. Kaya kayo, kung gusto nyong subukan, try! Wala namang mawala kapag subukan. Kasi iba-iba naman tayo. Kasi mayroong iba na hindi sila hiyang. Siguro sa akin, hiyang ako sa aloe vera. Anyway, noon pa naman, gumagamit talaga ako ng aloe vera. Yung native ba, yung tanim, nilalagay ko yun sa niyog. Tapos nilalagay ko sa buhok ko. Simula nung nag-abroad ako, wala na. Hindi na ako nakapaglagay ng aloe vera kasi wala namang aloe vera sa Kuwait. Iwan ko, hindi ko rin nahanap na may mga ganito. Basta, ngayon ko lang siya, ay mantig ko lang talaga, nakita ko sa YouTube. Tsaka sabi ko, hala, parang maganda yun. Parang gusto kong subukan. Kaya yun, nung sinubukan ko, ngayon lang sinubukan, maganda siya sa buhok. Sa kaso, kailangan ko na ba talaga magputol ng buhok? No? Parang ganyan na lang siguro, o para hindi masyadong mahaba. Ang haba na ng hair ko, lalo akong tumatanda. Lalong tumatanda kapag ano eh, kapag mahaba yung buhok mo. 2 months ago, nagputol ako ng buhok. Ako lang din ang nagputol. Kasi nga, ayaw kong pumunta dun sa ano, sa magpuputol. Kasi takot nga ako, baka mamaya mahawaan. Na paranoid na ako dahil sa COVID. Kaya yung ginawa ko, ako na lang ako ang pumutol. Ganyan ko lang, tapos putol. Tapos sa asawa ko naman, ako din naman ang ginawa ko, skinhead ko siya. Yun. Ako lang nagpuputol din sa ano niya, sa buhok niya. Tsaka guys, pasinsya na talaga sa Tagalog ko kasi alam niyo naman, Bisaya ako. Hirap kaya mag-Tagalog, kaya pero talagang sinusubukan kong mag-Tagalog kasi mahirap din naman mag-Bisaya. Bisaya ako ng Bisaya, tapos yung iba hindi din nakakaintindi. Di mas mabuti na tong nagtatagalog ako, at least maintindihan ng lahat. Kasi marami din akong friends na mga Tagalog, hindi sila nakakaintindi ng Bisaya. Kaya sabi nila, no ba yan? Nag-vlog ka pa, Bisaya. Hindi daw nila naintindihan. Kaya ngayon, ito, magtatagalog ako. Kaya, so guys, yun, subukan nyo. Maganda talaga siya sa buhok. Maganda siya sa buhok talaga. Malambot ang lambot talaga ng buhok ko. Yan, ang lambot ng buhok ko. Ang ganda sa buhok. Kaya subukan nyo at para malaman nyo din kung ano ang resulta. Okay. So ngayon, napakita ko naman na yung buhok ko na talagang maganda yung result niya. Kaya siguro, dito na lang. Kasi, ano pa, marami pa akong gagawin. Tsaka, mag-i-edit pa ako, tsaka i-upload ko sa kay YT ito para marami na akong mga videos doon. Kaya please support naman sa aking YouTube channel guys, sa mga friends ko dyan, sana supportahan niyo ako, please. Okay guys, bye bye, please like, share and subscribe, please, bye bye. Kita kits bukas. Mag-a-upload na naman ako. Gagawa ako ng kung mga ano-ano bukas. Titingnan natin kung anong magawa ko bukas. Okay, bye-bye. Hanggang sa muli. Bye-bye.